So, layuan natin ng konti. Ganyan. Ah, grabe, napakalakas. Yun. Kita nyo naman yan mga Joy kung gaano kalakas. What's up? Good day mga Joy. So, ayan, dito na ako sa aming probinsya. Nakauwi na. At syempre, meron tayong pasalubong na pyesa para kay King Bob na ikakabit natin today. Sa palagi naghahanap pala kay King Bob, ayan, okay lang naman siya, ganun pa din, walang nabago. Then, ito lang yung bagong pyesa niya ngayon na ikakabit natin. So, meron tayo dito ang MSD. Ito, mahalaga nyo itong mapanood ang content ito mga Joy para hindi kayo maluko ng ibang sealer. So, itong MSD na to is premium copy lang to. Pero ang looks nito is look like original na talaga. So, kapag bibili tayo, ito yung matatanggap natin. MSD, manual, mga tornilyo niya tsaka adapter ng wire. So ito, itong kulay pula, mahalaga to na wire na adapter para dito sa kanyang lagayan ng tornilyo dito. And then sticker na MSD kagaya sa orig. Then tag, ayan, syempre ignition cable, kulay itim din. Then ito yung looks, look like original na talaga. And then another extra na ganito. Ewan ko kung tawag dito. So ito ang pinaka mahalaga mga Joy kasi look like original na talaga siya. So meron na siyang indicator dito na positive kagaya sa orig, then negative naman. Then yung looks, yung MSD is engraved na, hindi katulad nung unang labas na fake na sticker lang yung MSD dito. So ito kagaya talaga ng orig na engraved. Ayan. And kulay black na yung pinili ko mga Joy para walang masyadong hindi na madagdagan yung kulay pula ni King Bob. Mapagkamalan mo talaga siyang orig mga Joy, kaya ingat, double ingat sa mga bibili kasi merong mga kumakalat ito sa Facebook market ngayon na nabibenta nito ng mahal. Yung presyohan nila is halos sa original lang yung presyo, pero premium copy lang pala katulad nito. So ito, nakuha ko sa halagang 2,000 plus dito kay Boss Adonis. Ayan, hindi Adonis Club ah, Adonis Garage. Ayan, napakabait na sealer mga Joy kasi nung nagtanong ako, nakita ko kasi to sa Shopee habang nag-scroll ako. Then nakita ko na mura, 2,000 plus. Then nagtanong ako kung orig ba to. Then yun, in-explain niya sa akin na ito ay premium copy, fake lang. Then nag-send pa siya sa akin ng mga picture na patunay na ito lang ay premium copy. So nakuha ko to sa kanyang Shopee account dito sa Adonis Garage. Ayan, so yung link ilagay ko na lang sa comment section natin mga Joy. So check nyo na lang kung meron pa siyang available ito. Ako na mismo yung nag-recommend sa inyo na dito kayo kumuha kay Boss Adonis kasi napakabait na sealer. Then meron din pala siyang YouTube channel, ito, Adonis Vlog. So ayan, maraming salamat kay Boss Adonis. Ito mga Joy, sipatin nyo ng maigi. Ito yung pinaka-looks nyo. Yun no, pogi. Right, testing natin mga Joy kung malakas din ba. Ito pala yun mga Joy. Ayan, so ito yung una na ilagay natin dito sa butas sa ating chassis. Ganda ng mechanics nito. Then isa dito. So kapag na-install na tong tatlo, saka na to. Then meron siyang other tatlong tornilyo. Ito. Ayan, meron din mga lock washer. Alright, kabit natin. Bali, ang purpose pala sa ganitong mechanics mga Joy para malisin yung vibration ng ating MSD. Hindi siya nagbabibrate, kaya may rubber siya. May bushing kumbaga. Ito, medyo iba tong mechanics na ginawa ko dito kasi hindi na ako nagbutas dito. So ganito na lang yung gawin ko. Then pasok natin siya dito mga Joy. Dito. Then dito sa kanyang wire mga Joy, sa wiring, ito yung stock wire, merong bilog dito. Ito yung negative, ito yung ground.
So yung isusuksok natin sa coil, yun yung positive. Ito yun. So ayan, nakaready na yung sa akin. Positive dito sa kaliwa. Meron mga sign dito. Itong kanyang high tension wire, mga Joe, ito, tanggalin lang natin to. Kailangan siya tanggalin kasi iba kasi yung spark plug cap ng reader. So kung sa mga XRM, so pwede to na ganito na yung setup. Butin lang natin to. Ayan. Then ito, kailangan din natin itong tanggalin. Sikutin lang natin ito. Itong kulay bronze, ito lang yung iiwan natin. Then bago natin siya ikabit dito, testing muna natin yung kuryente kung malakas ba. Saksak natin. Ayun. Right, the moment of truth. Medyo mahirap to kasi crank, wala kasi tayong starter. Tabaan natin yung brightness. Walang kuryente. Parang walang kuryente. Ipa-under ko muna siya, mga Joy, kasi sobrang lubat kasi na-drain yung baterya natin. Yan, oh. Hindi nakakaya ng baterya natin na i-on yung gauge natin, oh. Lubat talaga. Yan, pa-underin ko muna para ma-charge. Kabit muna natin to. Patin lang natin para malaman natin kung nagdikit na ba yung wire. So ayan. So kailangan abot siya hanggang dito sa T. Ibigin lang natin ng kunting padulas. So ayan. Nagpas na siya sa T. So, ibig sabihin, bumaon yung parang screw dito sa spark plug cap. Sobrang tagal na kasi nito, hindi na pa-under, mga Joy, mga 3 ata, 3 months or 4 months. Ayun, namandar na siya, mga Joy. Pero napakapangit na andar kasi yung carb na nilagay natin is masyadong overfade. You know, napakalamig. Nagmumoist. Kasi nakatuno to sa pang drag bike na na motor. Ayun, mga Joy. Nagpalit na ako ng G-Things. Nag-adjust na ako ng needle pero hirap pa rin siyang umandar. Then, ang ginawa ko is nagpalit ako ng baterya. Baterya to ng Sniper kay Everyday. Itong kay King Bob is na-drain kasi. So ayan, medyo maliit. Maliit nga, hindi medyo. So testing natin yung kanyang kuryente kung malakas. Right, the moment of truth. Napakalakas. Grabe, napakalaki ng apoy, mga Joy. Nakatakot. Rangan natin dito para hindi against the light. Ayan. Ayan, kita nyo, mga Joy, napakalaki ng apoy. Napakalakas. Malayong malayo sa stock, mga Joy, promise. Siguro triple yung stock. Lalo na sa personal, mga Joy. Makita nyo sa personal yung kanyang apoy. Napakalakas. Nakakatakot. Yun, oh. Umaalog kasi yung motor. Parang hindi klaro. Ayan. So layuan natin ng konti. Ganyan. Ah, grabe, napakalakas.
Yun. Kita nyo naman yan mga Joy kung gaano kalakas. Sting natin ulit. So ayun mga Joy, ayaw talaga matuno ng carb. So kung itutuno pa natin yan, maubos yung oras natin. Then hindi rin man kasi sa atin tong carb na to. Magantay na lang tayo sa carb nito ni King Bob na ikakabit natin. Then yun na lang yung ituno natin. Then at least sa paandar natin si King Bob. Then nakita naman natin kung gano'ng kalakas yung kuryente nitong ay kinabit natin na MSD ngayon. So kabit muna natin to. So ayan yung setup sa ilalim mga Joy. Mahaba talaga yung kanyang ignition coil. So hindi siya mahirap i-set up dyan. So ayan na. Napaka-pogi tingnan mga Joy. Yun o. Oh. Ayan, para talagang legit. So yung kanyang fitment mga Joy, same pa rin dun sa unang MSD natin. So it means same size lang. Pareho ng tindig, pareho ng, basta pareho lahat ng sukat. Kasi walang nabago sa fitment natin. Ayan, walang sumayad. Maayos pa din. And all goods. Then, kabit natin yung kanya sticker. All goods na mga Joy. Then, yung kanyang kulay is parang bumagay naman sa kulay ng fairings natin. So, hindi na masyadong nadagdagan yung kulay red. Kulay red kasi sana yung kukunin ko. Buti na lang is merong black. Kaya all goods. Then, yung fitment, maayos naman. Ayan. So, ayan. Yan ang yung pinaka-looks ngayon ni King Bob, mga Joy. So yun na mga Joy, hanggang dito yung content natin. Abangan nyo na yung mga susunod na content natin dito kay King Bob, lalo na yung kanyang carburetor, abangan nyo. Then ayun, maraming salamat ulit kay Boss Adonis Garage, napakabisa na ang PSA Boss. So sa mga gustong mag-order, ayan, PM nyo lang si Boss, alam nyo na yung gawin. So yun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Shoutout muna tayo, let's go! So yun mga Joy, shoutout nga pala kay Steven Atanasio from Hamindan Capiz at kay Demonyong Carb, kay Clyde Colin Alaba, shoutout sa iyo Joy. Shoutout din kay Lutilia Adralinjan and for the last, shoutout nga pala kay Sinmark Hernandez from Angat, Bulacan. Yun lang mga Joy, ride safe po sinilat. Peace!